Ay kami ngayon ni OBR ng Pangasinan. Sa naka 123 TV. Pero medyo downhill dito. Kaya ang ipigyan naman. Welcome City of Alamin. So much 100 Island. Off-road ang daan. Ay, yung death pool o nga. Eh, sa kabilang slip kami. Doon yung death pool. Punta natin yan. Yo, what's up mga bro? Biyahe kami ngayon ni OBR ng Pangasinan. Magtutour kami doon. Marami kami pupuntahan na beaches. Time check 10:40 AM. So magagang biyahe namin. Although late na kung biyahe ng long ride. Pero okay lang yun kasi pahapon ang ano namin doon eh. Dating namin. So mag-stay muna kami sa Bolinao. Tapos kinabukasan or bukas, punta naman kami ng Kabungawan naman. Yan, sa Kabungawan. Para mailibot ko kayo sa mga beaches doon na madadaanan natin. So dito na ako nag-start ng vlog kasi nagpagas ako doon sa may Petron. So nagpa-pull tank ako, ayan, pull bar tayo. So may Tarlac na kami eh, hindi ko na na-vlog kanina. Ayan, naghanap nga kami ng gas station. Nasa kaliwang side kasi yung mga gas station sa Clark, kaya dito kami nakapagpagas sa Tarlac. Sarap bumiyaya ngayon, maluwag. Maaga pa kasi, siguro mga bandang pahapon. Medyo madami na sasakyan dito. Sunday ngayon. Tuwing Sunday talaga kami na alis ni OBR para less ang volume na sasakyan talaga. So yung Bolinao is around 200 plus kilometers yata from Pampanga, Angeles. Angeles kami galing eh. Malapit-lapit lang din siya pero syempre napakaganda ng mga daan kaya may enjoy natin talaga yung biyahe. Pag nag-Bolinao tayo. Tsaka gaganda ng beaches doon. Puro white sand, no? Hindi ka nasagot. Natanong kita eh. White sand yung mga beach. Di ba VR? Oh, lahat pala ganyan yung tanong, no? Ito na kami sa may SM. SM City Tarlac. Yan, paliko na kami dito. Sa may kaliwa. Yan o, Alaminos, Via Camiling. Padiretso Baguio. Nandito tayo sa Palamenas. Kaliwa. Ayan, dito. Palamenas. Palamenas tayo. Daming truck ay. Medyo mabagal ang daming truck eh. Yan pala ang Google Maps namin. Hindi pa namin kinakabit kasi tanda pa naman namin yung daan dito. So mamaya na lang namin ikabit kapag hindi na namin alam. Or pag nakalimutan na namin. So usually naman dire-diretso lang. Kunti lang naman ililikuan pag pa-Pangasinan. Pero nakaset na yung MotoWolf version 3 natin na phone holder. Lalagay na lang yung cellphone pagka kailangan na ng mag Google Maps. Eto. Eto, tinan nyo. Tinan nyo yung kalsada. Oh. Dire-diretso lang. Tiga tayo. Lakas na ADB. Ha? Oo. Ito na yung magandang kalsada. Oh, solid. Espaltado pa oh. Mabartek lang ako. Yun. Nakapiga. Ganda ang kalsada rito oh. Parang mas hindi natin ramdam ngayon yung talbog dito. Hindi, ito kumpara kay Click at Beat. Meron pala tayong ano, bagong binili na tunnel bag. Ayan, immortal tunnel bag para yung mga extra gamit namin. Nung last time kasi medyo kulang yung ano namin, gamit namin yung lalagyan, wala na. Bumili ako, yan o, Shopee Immortal.
yan nakalagay yung ano ko, yung drone namin, tapos yung mga camera dito rin nakalagay. Para yung mga extra gamit, dito na lang siya nakalagay lahat. Yan, mas maluglog ngayon yung luggage namin, yung mga space pa. Ganda na kalsada oh, luwag. Sarap umiga. Wala pa masyado mga sasakyan ngayon. Ito pala yung mas favorite kong daan na bi kaysa dun sa kabila. Mga kapiga ka dito. Kasi may pedestrian minor. Ayan, mukhang may ginagawa. May repairs. O, repairs? Ayan, baka dami makikita kayong pedestrian, magme-minor kayo. Eh, minsan may mga tumatawid eh. Ayan, double solid yellow lines. Bakal ka mag-overtake dyan. Mga basic na, no? Road signages, no? Ayan, ano, overtaking. Ayan, kulay team. No black and red car. Sabi, bawalang pula titim na kotse. Ito, pwede ka mag-overtake dito. Stongas, clear. Ayan, bawa yan, clear. Overtake tayo. Tapos busina tayo. Para alam na ang overtakean mo na overtake ka. Ganun lang. Nakatawalan tayo pag maluwag ang kalsada. Ayan, kurbada, minor. Hindi mo naman kita yung ano eh, harapan eh. Saan tayo? Kaliwa. Kaliwa? Kaliwa. Kaliwa tayo? Okay. Tapos kakana kami dito. Tapos kaliwa. Diretso na ulit. Ha? Hindi pala yung sinasabi. Tanda ko pa eh. Ano? Kanan tayo dyan. Kasi one way. Oh, one way kasi ito. Yung kabilang side mong one way. Oh, yung kabilang side. So, kanan. Kanan tayo dito. No entry dyan eh. Yan. Pero kung naka Google Maps mo kayo, hindi mo kayo maliligaw eh. Tuturo naman niya kayo sa tamang direction. Ayan, baka ligaw na kami dito. Ayan ang Papangasinan. Bike na tayo sa highway. Ito ang one way. Ayan o. One way. Hindi. Ano yan? Pagbalik. Oh, doon tayo dumadaan eh. Pagbabalik eh. Oh, last na ATV. Oh, 117 B. Medyo downhill na. Naka 120 sa ATV. Pero medyo downhill dito. Kanakas ko si OBR. Pero konti lang naman na downhill. Yung malakas din ang hangin. Kaya niya mag 120, medyo downhill. Tama na. Last big eh, tama? Binaring mo ba ako? Hindi. Hindi mo na marinig. May inakas yung volume na intercom namin. Ang gamit namin yung E-Just Q2 pa rin gamit namin. Pinaka okay, walang interference compared sa Q7. Solid ang E-Just na Q2. Last na ADB no. Oh, 121 eh. Medyo downhill. Ang kas kita at mas marami tayong dala. Power. Ito nyo naman ang view dito. Ayan, sarap magbiyahe dito eh. Bukod sa maluluwag ang kalsada, ang ganda ng view. Puro bundok. Ayan oh. Lipiga din. Sarap gamitin na ADV sa long ride. Oo. Oo, sobrang komportable niya. Tapos mabilis. Mag-aandalahin para hindi hirap yung makina. Kaya mga full throttle na. Malakas siya bumuhat eh, kaya kami dalahin niya OBR. Kahit may kahit madami kami din lang gamit, kaya pa rin. Nabulol ako no. Dito dati yung checkpoint. Ano, Pangasinan na. Ngayon maluwag na eh. Dito sa Pangasinan, medyo nag-search din ako sa Facebook kung may mga city coordinates, checkpoints, wala naman na daw. O random na lang. Minsan may check, ayun na minadaan na kami doon, pero Tarlac yun eh, no B? Pero yun, random checkpoints. Pero dito wala ang city ordinance. Maluwag na sa Pangasinan. Kasi
Simula nung nag-open yung border, no, B? Maluwag na sa Pangasinan, no? Ano? Simula nung nag-open na yung border. Kaya bibiga lang ako bago ko daw kausapin si OBR. Huwag mo na daw siya ako sa pagnapiga. Pero niya ako marinig. Malakas ang hangin eh. Malakas ba hangin? Ah, lasay! Kaya pagkapatag, 1:15, ano kaya pa niya ang ano, sumagad. Pagka mahaba yung buwelo. Tapos yung kanina, yung sa may part doon sa may Santa Ignacia, yun, no? Yung medyo malubak yung gitna, yung dito kasi sa gilid, aspalto, dalawang gilid. Tapos yung gitna medyo, mas hindi namin ramdam kay ADB compared kay Click at kay Beat dati. Kasi nakapunta na rito si Beat at Click eh, dati pa. Mas hindi namin ramdam, mas maganda talaga yung suspension ng ADB. Maka solid, perfect na to pang long ride na, B. Hindi kami napapagod. Layo na namin, no? Mga ka 100 kilometers nyata kami. Parang, hindi masiguro. Wala yung maps eh. Hindi ko kita. Pero hindi ako nangangalay. Ito lang problema namin ni OBR pag ganito. Pag dito kami napunta sa Pangasinan. Dahil nga ang lipiga, nahihirap kami mag-usap kasi ang bilis na kayo ng takbo ko. Sobrang luwag naman eh. Kita nyo naman yung kalsada. Kaya parang hindi mo naramdam na mabilis yung takbo mo. Pero pagka mga traffic yan, nag-usap na ulit kami na abi. Bi, okay ka lang, Bi? Hindi na rin siya marinig. Kaya malakas din ang hangin dito eh. Kaya mahirap ding marinig yung intercom. Dito na kami sa mga Tarem. Yan dyan yung kinakain na namin eh. Sa inasal. Hindi kami nag-i-stop over dati. No? Tama, no? Kain tayo sa inasal. I love mga Tarem. Simbahan. Ano simbahan ito? Aguilar. Aguilar. Ito Aguilar. Simbahan na Aguilar. Hindi. Sabi ko. Hindi ako sigurado. May nakalagay Aguilar eh. Yeah, may 7-Eleven dito. Pwede kayong mag refreshments. Kanya mag 120, dalawa kami. Ang kailangan lang niya mahabantaan. Yan. 100 Islands sa Alaminos. Nakaturo. Ayan. Ang pagdiretso, Lingay and Dagupan. Sa Alaminos tayo, kaliwa. May signage doon. Tanda ito. Ko na to. Ano, ito, tanda ko na to. Hindi lang natin natandaan yung ano, exact na lugar. Pero ito, tanda ko na. Nakaliwa nga dito. This way to Alaminos, Bulinao, Burgos, and Panta. Ito, tanda din namin to. Ayun yun, meron din yung checkpoint dati, di ba? Border checkpoint. Ngayon wala na. Parang huling punta yata namin doon. Last year pa, no, B? Last year, no? Ay, patalbong. Last year, saan tayo nagpunta doon? Ang bobong. Hindi ko na vlog yun eh. No? Ano ba yun? Si Click dala namin. Marami kaming gala kay Click na hindi ko na i-vlog. Parang ilang beses kami nagpang, tatlong beses yata nagpangkasin na kami. Noong nagluwag na yung restriction noon. Last year. Sa travel. Ayan, ngayon ko talaga i-vlog ngayon. Si ADB na dala natin. Ito na kami sa may mga tindahan. Tawing dagat to eh. Bango! May dried fish dito. Ayan na. Talipapa pala to. Ayan dagat. Dagat na to eh. Beach na yan. Labrador. Talipapa. Bakit na tayo ng bundok? Tapos sa may Sual, no? Sual muna pala bago mag-Alaminos. Ayan, Sual do. Welcome to Sual. So, kakain muna kami ni OBR pala. Dito kami magle-late lunch. Kila
Maldita Restobar, favorite namin din eh. Sarap yung food doon. Yung sa akin na yan, ano yan? American breakfast. Ayaw be rice, wild dried fish. Yung alay na rin food ko, parang 3 hours. Oh, 3 hours yata kami na nagbabiyahe. Alas 10 kami umalis eh. Ayan, 12:51 na. So, no, imagine nangangalay na yung food ko. 3 hours bago mangalay. Ikaw, B, nangangalay ka? B, nangangalay ka? Ha? Nangangalay ka? Sakto lang. Sakto lang? Naisip ko pa eh, kung magpapalit ako ng pang PCX 160 na upuan. O, ipapahinga ko na lang pag ngalay na yung food ko, no? Hindi na magastos. Pag-isipan ko na lang. Mas mataas kasi yung upuan ng PCX. Mas malambot, so siguro mas matagal ka mga ngalay. Nakuha ko ngayon 3 hours. Ngalay, medyo ngalay na yung food ko eh. 3 hours na biyahe. Anong ano to? Pangalan itong barangay? Maswasalito. Maswasalito. Nag-order ako ng Chungkawali. Ganda ng view dito. Kita rin yung dagat. Pakita sa inyo. Yun. Ito yung kinakain na namin sa kabila. So may taas kami na pwesto lagi dyan eh. Yan. Kaso sarado sila ngayon. Sunday ngayon eh. Ayun ko kung baka nagkataon lang nasarado. Pero dito ang ganda rin. Tsaka maginawa. Yan. Pwede dito kumain. Dito rin sa may loob. Pwede sa inyo. Wow. Chungkawali. Nice eh. Ano? Kulay lang. 250 to. Yan. Hindi ko sure. 100 siguro. Thank you, Suasalito Restaurant. Kain kayo dito, masarap yung food. Busog kami ni Obi. Tara na. Head lang. Yan, sinet ko na rin yung maps namin. So next destination namin is dun na sa Cube Hotel. Total bill namin dun is magkano, Bi? 420. Yan. Ednis Lodi. Ha? Wala. Ednis Lodi. Ano yan? Sinde. 420. Ah, diretso na kami ng ano nito. Cube Hotel. Bolinao. Yung first time namin pumunta ng Bolinao. Actually, yun ang una namin pinuntahan na motor ang gamit eh. Si Honda Beat pa noon, way back 2019, B, no? Mga 2019 yun, no? 2020. Malali. Pero yung pinuntahan namin, yun sa Bolinao, yung unang-una namin long ride sa Pangasinan gamit si Honda Beat. Kayang-kaya ni Bitoy eh, no? Ngalay lang kami talaga. Dami namin stopover. Mas nakangalay kasi talaga si Beat. Kasi nga, hindi masyado malapad yung upuan niya. Not unlike si ADB, lapad na upuan. Tsaka, mas maganda yung suspension. Mas hindi nakapagod. Dito wala na yata masyadong piga. Unli piga. Pero feeling nga meron pa rin. Konti na lang siguro. Paglabas siguro natin ng Suwal. Mga patag na ulit yung daan. So, mga unli piga na ulit tayo doon. Gamit na gamit ang ano, full throttle na ADB dito. No? Labin tayo sa Arco B. Kilometers na lang. Ayan na, ang lipiga na naman. Let's go! Oh, yeah. Ang lakas talaga ni ADV, no? Power na power. Ganda na kalsada rito, eh. Oh. May inganyo ka talagang pumiga. Pagka maluluwag. Asfaltado. Lagi bago ang kalsada rito, no, B? Laging bagong asfalto dito. Never pa tayo. Oh, never pa namin naranasan na sobrang sira-sira ng kalsada dito. Ito sa Palominos. Laging ang ganda ng kalsada. Laging naayos. Good job na good job yung ano, no, mayor nila. Okay, wala kasi dito sa Mala. Ay, oo. Oo nga. Oo, sa bagay. Siguro may dumadaan pero konti lang. Eh sa Bulacan talagang napakadaming truck eh. Kaya durug-durug eh, pati Arayat, no? Eh, Baisiha. Lahat papunta Maynila. Oo, papunta Maynila. Tapos loaded. Dito wala ganon truck, kaya hindi nasisira agad yung mga kalsada. Tigil ba tayo? Wala, hindi na. Hindi na ako matitigil. Eh, no?
Welcome to City of Alaminos, home of 100 islands. Yun yung muna namin pununtan pala dito. No, commute lang yun noon. Wala pa kaming motor noon ni OBR. Sa Laguna pa kami nakatira. Noong second time na punta kasi namin is Pampanga na kami nakatira ni OBR. Tapos dala na namin si Honda Beat. First time na may motor na kami sa Pampanga. Nakamiss din sa 100 islands, no? Mayroon mas masaya kasi doon pagkamarami kayo. Nung pumunta kami dati doon, madami kami. Sama namin ng mga friends namin. Saya. Nag-highland hopping, no? Nag-overnight. Oo, overnight. Tapos nag... Ano kami, ihaw ng mga... Ngayon, Bi, yung marshmallow. Marshmallow na, no? Ang tawag doon, Bi? Yung marshmallow na niluluto mo sa apoy. May tawag doon eh. Ano ba ang tawag doon? Kalimutan na natin. Nakakaliwa tayo din eh. Hindi yan ang pabuli na. Let's go. Nandigo na tayo. Bypass Dasol, Alaminos. Problema ko lang kapag piga ng piga. Bis maubos ng gas. Siyempre, pag lagi ka naka-full throttle, mas malakas sa gas. Ayun, 4 bar na lang. Wala pa kaming 200 kilometers. Pero okay lang, at least mabilis ang biyahe namin. Na saglitan lang namin na biniyahe ang Pangasinan. Solid. Up. Ayun na, dulo na lang, bypass. Bilis lang, no? Kanan naman tayo dito. Kaliwa, Dasol. Kabungawan, kaliwa din. Kanan Burgos, tayo, Depol. Alam eh, ang pabuli. Oh. Ang pabuli na, way kabilang side ito. Ito. Alam ko nga, dadaan tayo somewhere dito eh. Ito, naalala ko ito eh. Handa ko itong lugar na ito. Dahil tagal natin muli nagbulinaw. Ayan o, may daan din pa Bulinaw dito. Pero bakit pa napadiretso tayo? Alternate route? Gusto mo dyan? Oo. Sige, mag-alternate route kami. Baka traffic dun. Oo, baka traffic dito. Kasi alam ko ito yung dinadaan na namin dati. Hindi tayo dinadaan dati, di ba? Pabulinaw tayo. Mas okay ito. Para hindi ka naiikot doon, ano. Paikot siya eh. Kita ko sa ano ng maps eh. Layout ng maps. Malubok nga lang. Tandaan lang tayo. Yan, ito na yung highway. Bani Anda Bulinaw. Kaliwa. Oh, hindi ka na nga iikot doon. Nice. Lusot sa traffic. Let's go. Lapit na rin kami. 44 kilometers na. Saglit na lang yan na biyahe. Basta maluwag ng kalsada na, Bi. Kamalo kalsada, mabilis talaga ang biyahe. Ah, ito. Naalala ko na rin to. Ang dami pa to. Handa ko to. May police station. Oo. Bani. Ito lang, 31 kilometers na lang kami. Lapit na. Hanap kami ng pag-gasolinahan. Nagpasa namin yung Caltex kanina. Napalagpas. Napasarap ng piga. Meron naman siguro pa dito. Tayo ng Shell or Petron. Doon ako usually nagpapagas eh. Tapos ang ginagas ko is 95 octane. Kasi based sa compression ratio ni ADV 160. 95 ang akuma sa kanya. Kaya 95 ang pinapagas ko. 95 octane. So, nagpagas na kami doon sa Petron. Medyo mahal nga lang, 200 lang pinagas ko. 78 ang isang litro. Sa Pampanga ay 64, no? Ganun talaga siguro pag ano na. Liblib. Oo, liblib. Ah, malayo. Malayo na sa Kabihas ng. Yan, kulang siya ng 1 bar para ma-full. Pero okay na yan. Pagpa-uwi na kami, magpapagas ulit niya. Malapit na lang naman na kami.
Ay, pero bukas pala mag-ano tayo, no? Didiretso tayo na ano bukas. 2 kilometers tayo bukas. Ibabay namin yung mga beaches bukas. Tapos, ang diretso natin ay? Kabungawan. Ngayon, dito kami sa... Buli na bukas sa Kabungawan. Para enjoy, no? Kaligo pa kaya tayo mamaya? Hindi ka, makakaligo pa tayo, eh. Maaga pa, eh, oh. Las-las pa lang, eh. Miss namin. May konting banking dito. Sobrang mali, konti lang ng banking. Parang mga limang, ano lang, no? Limang liko lang. Limang liko na mga ganyan. Makit ng konti ng bundok siguro, ano, B. Oh, nakakala ko to, oh, ng lugar na to. Memories brings back you. Nabi. Ano ba yun? Kanta yun, di ba? Kanta yun. Eh, wala na. Tapos na. Ay, meron pa. Yan, mga ano naman, mga walo. Walong kurba yan, oh. Maps. Tapos tawid na ulit. Makit lang ng kaunting mundok. Solid talaga dito sa Bulinao. O Bulinao. Yan, oh. Yun, oh. Yun, oh. Boom. Ito na yung arko ng Bulinao. So, Bulinao na kami. Yun. Welcome, Bulinao. Naging well-maintained yung pintura, no? Naging puting-puti yung pintura, no? Black and white. Well-maintained. Dami dyan nagpipicture dyan, eh. Nandiretso na kami nito. 23 kilometers. Lang. Ito yung daan pa Anda. No, ayan o. Town proper, Anda. Nagpunta kami dyan nung dati sa Anda. Pero ngayon, diretso kami. Punta kami ng Bulinao. Ayan o, Anda. Ganda rin doon, no? Isla yan eh. May bridge na naghihiwalay nung nagdudugsong nung isla. Abi. Ah, may vlog ako noon eh. Naalala ko 'yun eh. Sa Anda. Tuwid na tuwid ang daan eh, no. Diretso diretso. Nakakaliwa na kami. Tapos ano na 'yun eh, mga parang bahayan, no. Ay, parang iba to. Bahayan. Iba yung dinana namin dati. Ano? May daan dyan? Guro. Seryoso ba yan? Sure. Kailan ko, iba yung dinana natin dati. Doon po. Parang malapit din sa bayan. I-check mo nga. Dito kami dadaan. Mas malapit dito. Mas malapit dun sa may kabila, ang daan. Parang paikot-ikot na. Shortcut. Pero yung dati, doon kami dumaan sa may kabila. Pero ito ay dito na, mas malapit. Palagay, mas malapit eh. Isa lang na ang lulusutan. Ito na yung dugsungan. Ito yung shortcut namin. Sa kanan, yun yung daan na isa. Malayo. Ito yung mas malapit. Alternate route. Yan ah. Lapit na namin. 6.5 kilometers na lang. Tulay. Ito, naalala ko na to. Yung tulay. Alam mo to? Hindi. Okay. Pinakita ko sa vlog natin to dati. Yung Barangay Estanza. Ito yung may banking view. Naalala ko to. Ang dami oh. Ayan, Cove Hotel. Ang dami na palang resort eh. Ito yung baybayin na ng beach. Barangay Ilog. Ilog Maling. Malino. Ala Ilog Maling. Ilog Malino. Narangan ng puno eh. Sanga. Ayun yung kinain namin dati. Yan o. Mangunguna Seafood Bar and Grill. Yan o. Dami kumakain dyan eh. Malapit na kami.
Ito na. Namiss ko itong pinuntahan namin ito dati. Siya pa din. Siya pa din? Oo. Okay? Ata. Afternoon po. Hello po. White sand. Ganda rito. Bulinaw. Doon yung shoreline. Malayo siya. So, mababawla yung tubig. Maliligo kami ni OBR ngayon. Kung napanood nyo dati yung vlog ko nung nagbulin ako kami, ito rin yung pinuntahan namin na resort dati. Ito na yung pool nila. Na pwede maligo dyan. Pwede rin sa beach. After mag-beach, ito yung resort. Ayun, mga aircon room. Itong sa amin, kubo. Fan lang. Ayan, may mga CR, common CR. Mga lababo. Ito yung kubo namin. Dito rin kami nag-stay dati, yung alam ko eh. Sa kubong to. Pwede nyo i-park mga motor nyo dito, sa gilid. Ito yung kubo namin. 1-2. 1-2 na, B. 1-4. Kasama ang breakfast. 1-4 pag may kasama ang breakfast daw, sabi ni Javier. Ah, may fan. Yung kwarto, dalawa. Tapos meron pang extra sa isa. So, good for 3. Good for 3 yung kwarto. Ayan. May fan din. Tsaka malamig dito. Dati nung pumunta tayo, no? Pag nang matutulog na kami, lamig dito. Lakas ng hangin kasi dito. Kami dun sa mangunguna, yung tinuturo ko sa inyo kanina na kainan. Take out kami ng pansit. Di pa kasi kami masyadong gutom eh, kaya yun na lang ang tinake out namin. Yan ang food namin ngayon. Dinner, tapos bukas na kami bawi ng kain. Late lunch siguro or early lunch. Kung anong oras kami magutom. Ito kami nakakain sa labas eh. Yung kubo namin. Morning! Coffee kami. Wow! They taste brown, caramel lang, ang may sweet lenam na. Hindi pala yun. They taste white pala yun. Ay, sa'yo, iba. Walang asukal. Mamaya-maya, siguro, biyahe na kami. Tara naman kami ng Kabungawan. Low tide ngayong umaga. Kita na yung mga damo. Kapon, wala yan eh. Hindi kita. Biyahe na kami ni OBR. Papunta ng Kabungawan. Sa Abagatanin muna, no? Pero ang destination namin is Kabungawan talaga. Resort doon. Mura doon sa Kubo Hotel talaga, no? Dati 1.5 yun eh. Ngayon 1 ton na lang yung Kubo. Kaya mas mura na ngayon. Punta kayo dito. Ang ganda ng beach din. Ang low tide lang ay umaga hanggang tanghali, no? Pag summer siguro. Medyo summer kasi ngayon. May mabuan ngayon. February. Yan. Kapag kahapon, medyo mataas na yung tubig. Pwede na maligo. Pero napakaganda ng beach. Wala masyadong tao. Park muna ako dito. I-picture si OBR. Ito pa lang pala yung Patar. Iba pala yung barrio nitong sa pinuntahan namin. Ito yung Patar Ilog Beach. Malino. Ilog Malino yon. Okay. Ilog Malino tapos Patar Beach. Na.
Ito parang hindi masyadong low tide, no? Oh, kita nyo. Oh, parang mas mataas tubig dito kaysa doon. Dito pala yung papunta ng Enchanted Cave, oh. Ano? Napunod ko yan sa, ano eh, sa biyahe ni Drew. Inantahan nila yung Enchanted Cave. Oh, pero next time na lang namin puntahan. Kasi padiretso kami ngayon, eh. Layo pa ang destination. Ilang kabungawan para mga 70 to 80 kilometers from dito, no? Medyo malayo yun. Kabilang dulo yun, eh. Kabilang side. Ito kaliwa daw. Souvenir, no? Medyo liblib tong lugar, pero ang daming tao, no? Madaming bahayan. Tapos nasa loob na ulit kami, malayo kami sa shoreline. Pero mamaya labas ulit kami ng shoreline, no? Yung pagpadiretso na ng kabungawan. Malayo na yung beach. Medyo off-road dun, hanggang kabila. Parang ginagawa pa yung kalsada. Tapos kakanan na kami dito. Road pa rin pala, oh. Hanapin namin yung kung saan niya may kalsada. Ayun na, kalsada na. Agno na to, no? Sabi niya Agno, eh. Naririnig ko yung maps mo. Agno to, Agno Bunny Road. Itong part na to, ginagawa ng kalsada. Ayun na. Cemento na ulit. Konting off-road lang. Off-roading. Slight lang naman, eh. Ito, medyo malalaki yung bato. Bato. Solid off-road to, ah. Adventure. Fuel for adventure. Marami pa naman kaming fuel for adventure. Kasi tayo nakabili ng Mountain Dew. Wala nga Mountain Dew doon, no? Dito, wala. Cross Pride. Oop. Ito, mahirap daanan to, mga ganito. Kasi nag-slide yan sa... Disney! Ayan, nag-slide sa... Pagka wala kang buwelo. Nagpapapa. Bibirahin mo dapat pagka ganun. Kaya si ADB talaga yung gusto namin na pang long ride. Kasi minsan hindi mo naman alam ang dadaanan mo kagaya nito. Ayan, off-road pala. So, capable siya. Ganitong mga daan. Ang problema. Kaya para sa amin. Para sa amin lang. ADB ang perfect na... Perfect fit na motor panggala para sa amin ni OBR. Mga unexpected na off-road. Ang kaya niya, eh. Daming off-road, no? Okay, may semento na ulit. Hindi mo man siya gagamitin sa trail. At least magagamit mo siya sa mga ganito. Or capable siya talaga. Kaya niya. Kaya naman ang ibang motor to. Pero syempre, di sila design para dun. Gulong pa lang, eh. Pang ano na, eh, dual sport. Dual sport tires. Yan, off-road. Dami off-road. Meron namang ibang daan sa highway. Pero syempre, dito na kami dumaan. Parang madaan na namin yung mga beaches, no? Mm-hmm. Okay, na pa kami nasa bunt na sana, eh. Malayo sa shoreline, eh. Yan, mukhang pabalik na kami ng shoreline. Baka nang off-road, oh. Ito na, kalsada na. Alam namin ang ganda na sa destination na off-road. Ito, may kalsada na ulit. Yung mga part lang na wala, hindi pa tapos, no? Kasi tinan mo yung itsura, parang bagong-bago po. Wala pa masyadong sira yung kalsada. So, hindi pa lang naitatapos hanggang doon. Nadaan doon sa kabila. Kita ko na ulit yung dagat. Nasa kanan na yung dagat. Napit na ulit tayo sa shoreline. Tapos na pala namin. Bundok. Ay! Ay! Oh my God! Hirap lumingon. Ingat! Ayun, off-road na naman. Ayun yung beach. Wow. Wow. Kita nyo,
yung beach, oh. Ang dalan dito. Pwede pa lingon-lingon. Yung sira-sira yung kalsada. Yun, oh. Ayan, pinta namin. Doon kami galing na bundok kanina. Taas ang tarik. Tapos dito na. Ito na yung may beach dito. Welcome to... Ayan, Abagatanen. Ah, board. Abagatanen. Di ba na punta na natin yung beach? Oo. Oh. Abagatanen. Ito pala yun. Beach. Ayan, dito tayo. Dadaan na natin ulit. Tabi na ulit tayo ng dagat. Dadaan. Ayan, kita mo. Shoreline na ulit yung dadaan na natin. Ito na yung destination namin, 2.6 kilometers. Tingnan natin kung saan yung pinin ni OBR. Si OBR kasi nagsiset na ang itinerary namin. Kung saan yung mga stopover, ganun. Check na lang natin dito sa destination. Ito na yung first stop namin. Feeling ko dun yun eh, so may tulay dapat eh, no? Mali lang ng pin. Pero ito yan, low tide siya. Ito yung beach ng Abagatanen. Ganda rin, no? White beach pa rin. Si OBR andun, bumibili ng soft drinks, you know, kindahan. Pakita ko na sa inyo itong beach. Medyo malayo eh, para hindi makita sa video kanina. Low tide talaga pag umaga. Baba ng tubig, kita yung mga bato, mga damo. Pero feeling ko doon talaga yung ano, yung inikutan namin kanina. Yung kabilang cove na yon, ayun oh. Parang cove yun na ganoon eh. Yung may tulay. Doon talaga siguro yung pinapaliguan ng mga tao. Parang wala namang resort dito eh. Parang nandoon yung mga resort sa kabilang side. Yung nalagpasan talaga namin kanina. Diyan na ulit kami ni OBR, 45 kilometers papuntang Kabungawan. So, radio adventure natin. Feeling ko wala na mga off-road dito. Doon lang siguro, no? Yung mga maraming off-road. Pero okay na okay. Naranasan natin mag-off-road na malayo na gamit sa ADV. Pero actually, nagamit ko to dati sa Punings, no? Pero maiksi lang yun, eh. Tinry ko sa Punings to. Parang yung sobrang tarik na hindi ko na dinaretso. Lama sa plano ko, eh. Nagkataon lang na doon ako nag-vlog noon. Pero na-testing natin siya sa mga graba. Usually kasi sa mga graba at madulas. Kaya-kaya na ADB. Huwag lang yung sobrang lalim. Pag yung sobrang lalim, dumudulas siya. Pero i-throttle mo lang para bumalik yung kapit. Para mag-pierce through yung ano, yung kanyang gulong sa mga graba. Hindi ka mag-slide. Babalan siya ulit mag-isa. Ang kanan daw dito. Barangay. Tapos kaliwa. Umbrella box. Okay, imbis daw na ayan na kumaliwa tayo. Diretso tayo, sabi ni OBR, kasi ito yung bridge. Ito yung bridge na. Tingnan namin itong bridge. Laki naman ah. Hindi naman talaga yun eh. What do you think? Ayaw mo dumaan dito. Ganda. Malapit pa dito? 28 kilometers dito. May daan din daw dito. Kaso, feeling ko off-road. Doon na lang. Ito na lang. O sige. O sige, ayusin natin yung maps. Ayusin mo na namin yung maps. Ito yung dinaan na naming route. Mas malapit. Ilan na lang, B? 15 kilometers yung itong daan na to. Parang iikot to eh. Tapos parang 40 kilometers, no? Layo. So dito kami dumaan. Kaya lang, ganyan ang daan. Medyo rough road. Masira-sira yung daan. Tapos meron din konting off-road siguro. Sa kabila, maganda daan siguro, no? Kaso malayo, ikot ka pa doon.
Doon lang kami, kaya naman na ATV dito eh. Fuel for adventure. Off-roading na. Dami off-road eh. 8 kilometers. 8 kilometers na lang daw. Medyo off-road ang daan. Daan siya oh, pero off-road. Sira na yung kalsada. Kaya tinitimbag nila. Baka ayusin. Graba. Ayun, cemento na. Cemento na ba yan? Off-road pa rin yan? I can't see. Parang tinibag eh, no? Feeling ko tinibag lang to eh. Kasi sobrang sira na. Tapos ayusin nila. Mga isang kilometro siguro yun, no? Yung off-road. Kalsada na ulit. Ilan kilometers na lang tayo? 7 kilometers na lang. Medyo matagal nga lang kasi nga yung mga daan maliliit, tapos syempre hindi ka makapagmabilis, kaya medyo magtatagal ka. Kaya malapit na tayo. Yeah, off-road na naman. Cute nito oh, ilog. Off-road na naman. Wow, ang ganda. Wow, linis. Tignan nyo tubig. Kung linis no, pwede hindi kang maligo. Oo. Oh. Manatis. Dito na bagsak mo. Parang mini dam. Oo. Ganda. Linis kasi wala naman tao dito eh. Mm-hmm. Pwede nga naman eh. Yeah, prodo. Prodo ulit. Kala ko, ano na eh. Simentado eh. Basic na basic lang naman kay ADB. Nag-activate nga lang yung HST sa yung natunog o ABS. Matunog minsan eh. Piling ko HST sa yun para hindi dumalas yung likod na. Para hindi mag-overspin yung likod. Para hindi siya dumalas sa mga graba. Siguro kung dadaan kayo dito, summer. Kasi pagka, galing sa ilog. Oo. Katagulan, mahirap ang kayo dumaan dito, syempre. Maputik. Summer, pinaka-okay. Dagat na oh. Ano na to? Kabunga ka na ba to? Hindi ko alam. Diba? Ilang kilometers pa? 6. 6 kilometers pa kami. Pero ayan, may nasa inadaanan kami. Shoreline. Hindi namin alam kung ano ito. Agno. Agno? Agno pa din. Yung mga resort to. Short to eh, no? Ayan o. Low tide. Low tide pa rin. Ayan o, may mga cottage. Low tide. Pero cove to. Cove din siya. Ah, dun tayo sa kabila. Nalala mo yun. Kabila tayo. Oo, oh, yung depth pool. O nga. Yun, sa kabilang side kami. Dun tayo makaya. Oo, ikot pa kami ng bundok, no? Ayan ang paikot. Bali, sa kabilang side kami pala. Nang galing. Dati kasi, sa kabilang side, no? Yung may entrance na environmental fee na dali nga lang off-road, rough-road, pero okay lang, sulit naman ang biyahe. Maganda yung destination, maganda din eh sa Kabungawan. Siguro bukas punta namin yung depth pool or depth pool na ang tawag nila din, depth pool. Oo. Wala pa naman daw namatay doon. Binansagan lang nilang depth pool. Ayan, may gas station. Ngayon pa naman tayo. 5 bar pa, pero pag-gas ako ng 100 pesos. 5 yan? Oo, malinis oh. Premium. Mura pa dito. Pag-gas tayo, 100 pesos lang. Ah, 4 bar na lang pala. Premium po, 100. 100? Apo. Ayan, dito na yung mga resort pala, tabi-tabi na, ano. Pero doon po kami sa kabila, ikot kami. Pero ito yung makalagpas ng Kabungawan. Ah, Kabungawan na to. Ah, di ba Agno pa to? Agno. Oh, Agno. Kabungawan, tas Agno. Huwag doon kayo galing sa kabila. Ayan, ano yan? Kanan.
Alaboy, Guisan, Purma, Sangit, Beach. Deadpool, Diretso. Deadpool, Diretso. Agno, Pangasinan. Agno nga ito. Diretso tayo. Deadpool, Kabungawan. Ano ang spelling ng Deadpool nila? Depth. Depth. Ba't sa Google Maps, Depth? Binago nga. Kasi nga may mga turista daw na binansagan daw na Depth. Deadpool. Makit na kami ng bundok ulit. Wala na kami sa shoreline. Tapos off-road ulit. Only off-road. Yan ha? Yan, parang may simento na. Malapit na tayo. Simento na yata. Hindi, off-road. Dami eh. Ay, simento. Off-road. Pagkatapos ng off-road, rough road. Pero merong iba na magaganda yung kalsada. May hampas lang. Yan, off-road ulit. Yeah, sementado na. May mga part lang talaga na ano, no? Madaming part na may, walang kalsada. Ano kayo dumaan sa likod? Kanan na tayo sa kabila. Kanan na sa kabila. Lapit na kami. Inikutan na namin yung Deadpool. Dito ba narito yun eh, no? Dito? Oo. Naikutan na namin. Dito tayo nagtauba. Alam mo, eh, pupuntahan namin dapat. Ano yung pupuntahan natin? Yung grotto. Grotto? Hindi mo namin nakita. Parang dyan kami dumaan dyan. Dala kami si Yon David. Tapos nag-slide kami dun sa downhill na basa, tapos putek. Naglaki yung gulong sa harap ni Bitoy. Humps! Tinawanan tayo ng kambing. Eh nag-slide yung naglaki yung gulong ni Bitoy sa harap. Tumuob kami ni OBR. Sobrang bagal lang, parang nagkaganyan lang. Memory nung nga kasi downhill eh. Dumulas siya sa putek. Dito yun eh. Kabungawan yun eh. So, hindi pa namin nakita yung pupuntahan namin doon. Ito na, Kabungawan na to, no? Ay, tabi-tabi na yung resort, Kabungawan na. Ayan, nahala ko na to eh. Doon tayo sa dati natin pinag-stayan. Diretso lang, no? Ito, pwede rin naman dito eh. Dami. Dami ng resort, yun. Dami ng tao. Dami ng resort, to. Oh. Alam mo pa yung pintahan natin? Diretso lang yun. Ba ito? Ito yun? Ah, ito. Ito yun. Wow. Ito yun. Dami sa akin ah. Ayan ah, Playa de Luz. Bisa tanda ako eh. Tumba ka. Nakamaps ako eh. Okay. Tatanong ako kung may room. Lunch muna kami ni OBR kasi puno pa yung resort tapos alauna pa ang check out nila. Anong oras pa lang? 11:32. Tanong ka nga. Ayun na, may silog. Naran? Ano pala eh? Yan natin ko open. To silog. May mga silog kayo? Silog? At pwede magpaluta? Yun. Ano yung sisilog? May sisig po? Kain mo namin ang lunch. Ito na yung lunch namin. Sisig silog. Malamig na malamig na. Coca-Cola. Kain muna kami tapos punta na kami dun sa resort. Balik kami. One ang check-in namin.
Batangas? Dahil ba sa Caixa? Yung kubo namin. Kano to, B? Kubo? Hindi ko sure. Nakalimutan ko. Sa 1K lang to eh. 1K. And then, parang kagaya ng isa. Parang mas malaki to, ano? May fun. Parang mas malaki tong kubo na to. Laki ng kubo. Tapos, merong dining area. Ito yung resort. Doon sa taas yung pinagparkinganan kay DV. Tapos, ano siya? Beachfront siya. Ayan, maganda. Punta na kami dati dito. Hindi ko lang na-vlog noon. 2 years ago yata. Hello, OBR. Good morning. Hello, good morning. Midlip ulit ako. Para may energy. Mainit pa. Ulit kami sa kainan dito sa may labas. Dinner naman kami. Paulam namin. Nanaulam namin. Papsilog sa akin kay OBR. Yan ulit. Sisig. Sisig. Sobrang sarap kasi ng sisig. Yan ulit in-order na OBR. Hindi siya nakakain ng beef eh. Try ko naman itong papsilog. Sarap to. Kain muna kami. Morning. Coffee kami ni OBR. Tapos mamaya gala kami sa depth pool. Punta namin. May extra pang isa. Lakad namin ni OBR. Papunta na ang depth pool. Low tide ngayon. Mas maganda pala maligo dito ng umaga. Na. Dito? Oh, dito. Sa part na to kasi malalim kahapon. Baba tubig ngayon. Ha? Doon yung depth pool. Ito, Mary Hill. Puntaan natin yun. Kapo kasi dito kami dumaan sa baba. Ayan, dyan. Mga bato-bato. Medyo mahirap siyang daanan. Pero ganun din naman yung dadaanan namin doon. Puntang depth pool. Dito kami nagligo ni OBR kahapon. Dito. So makalagpas ng bato. Kasi doon nga sa tapat na may kahapon, medyo high tide. Medyo malakas yung alon. Dito medyo mahina lang. Kaya doon kami naligo. Malapit na kami yung umakyat. Ito pag high tide, may tubig dito. Lado ng daan nyo sa taas. Ito, pwede tayong dumaan sa baba kasi low tide pa. Ha? Hindi malayo pa tayo. Nandito pa kayat na kasi wala na dan sa baba. Tubig na dun eh. Kahit na tayo, manda dun. Ito na, kahit na naman ang bundok. Corals. Corals. Medyo challenging yung mga daan pero ang lapit na namin. Ito na. Minsan, mas madaling lumusong kaysa dun dumaan sa mga bato. Pero pag low tide lang, ito low tide eh. Ayun yung daan yun. Sa baba yung depth pool. Ito na yung
parang overlooking. Ito na tayo. Ito na yung depth pool. Yun, yung malalim na yun. Baba ng tubig na. Hindi pa siya inaabot kasi low tide. Ayan yung mini. Ito yung main depth pool. Ay! Si Obiara sa baba. Diyan nagpunta. Napunta lang ako doon sa may spot na yun. Doon kami mag-drone ni OBR. And dito na. Maganda dito umaga kayo pupunta. Ito pala yung shoes namin. Aqua shoes para hindi kami masusugatan. Tsaka para madali maglakad sa mga buhangin. Dito na ako sa parang ano dito. Parang cove. Ayun yung Mary Hill. Mary Hill. Ayun yung depth pool. Ayun si OBR. Ganda pala dito sa ano, depth pool. Ngayon lang kami nakababa kasi last time doon kami nagpunta sa taas. Pura ko lang si OBR ayaw niya makayat, nahihirapan siya. Laga naman ay lapitan namin yung depth pool. Ayaw niya, may lagunika doon. Ano? Ano pala doon lagun. Yun, ligo sila. Ito yung mini. May butas din sa ilalim. Punta doon. Mahirap na umakyat eh. Naka ganun yung ano, napailalim. Ah, daano, mabalik din. Bago ka umakyat, no? Hihigot lang din. Ito ko natakot. Oo. Mababa, no? Sige bro, wala na kami. Hello. Hi, say hi. Parang lagoon, no? Hi, hello, para hello. Makita ko. Wala na po kami. Sige, ingat kayo. Sige po. Ito na yung daan, pabalik. Ayan, no? Ngayon, doon kami, malayo. Ayos, sulit ang punta. Ligo muna kami ni OBR bago umuwi. Low tide kasi ngayon kaya maganda maligo. Kapon kasi mataas yung tubig dito. Sa last ng alon mahirap maligo. Ngayon mababaw siya. Beer. Painitin natin si ADB. Sulit yung stay namin dito. Ganda ng lugar. Hello. Dito na tayo lalabas. Ito yung tayo galing. Paikot naman tayo. Kasi pupunta pa kami ni OBR. Punta natin? Tambobong. Tambobong. Nakapunta na rin kami dun dati. So iikot tayo dun. Labas tayo ng highway tapos papasukan tayo din na para medyo off-road din siya. Sulit yung stay namin dito sa Playa de Luz.
sobrang bait ni tita. Si tita na medyo naalala niya kami. Kasi galing na kami dyan 2 years ago. So feeling ko dahil sa pandemic medyo nagtaas sila ng room rates. Tsaka parang mas malaki na yung kubo ngayon eh. Yung kubo namin dati parang good for 2. No, good for 2 lang no. Yung ngayon, good for 3 tapos actually pwedeng 5. Pwedeng matulog dun sa may labas yung dalawa. So may ano, may pangapapag. Kasi meron na extrang banig nakita namin. So pwedeng 5. So mura na 'yon kung baba maramis mas marami kayo. Pero kung dalawa lang kayo, okay lang din, mura lang. Tsaka sulit kasi ang ganda nung beach. Okay yung resort o beach front siya. Tapos yun nga, pwede kang mag lakad papunta doon sa may depth pool. Sorry. Tapos mura yung food. Yung kinainan namin kahapon, parang 150 yata. 150 yung meal. Tapos sobrang sarap ng sisig. Tsaka yung tapa, sobrang sarap. Tapos pati yung kanin, sobrang sarap. Kaya sulit. Sulit yung kain. Nakadalawang kain kami. So yung room namin is 2.8 dapat yon, pero may discount kami kay tita na 300, so 2.5 na lang. Nakamura pa kami. Bait ni tita eh. Sobrang bait ni tita. Oo, nagbubuhat-buhat siya naman. Ano. Tapos sabi ni tita, pasensya na daw kasi wala silang food eh. So stay lang talaga. O, pwede naman kayo kumain sa labas or much better kung magbabaon kayo ng pangluto nyo. Ano? Pwede magluto. Oo, pwede kayo magluto. Pwede kayo makahiram. Tapos yung coffee namin kanina, nanghingi lang ako ng hot water. Agay din doon sa isang resort na pinuntahan namin. Nanghingi lang din ako ng may tatubig. Tapos may dala kami na pantimpla ng kape. Yan ang ginagawa namin ni Over. Para makatipid din. Usually naman mababait naman yung mga may-ari ng resort. So bibigyan kayo niyan kahit yung mainit na tubig lang. Okay na yon. Para lang jump start ng araw. No? Siyempre, kailangan natin magkape. Coffee makes life easy. So yung pupunta namin ngayon na beach ay sa Tambobong para din mailibot ko kayo, tapos doon kami magla-lunch. Meron kami kinainan doon last time. Yun, hindi ko lang alam kung may vlog, wala ata akong vlog noon. No? Parang nag-upload lang ako sa Facebook na naka-insta kami. Napakita namin yung beach na Tambobong. Magaganda yung beach din doon eh. Para din makita nyo, pakita ko rin sa inyo, daan na natin. Doon na kami dadaan. May daan doon eh. Tapos puro bangkingan, no? Yung daan. Long way siya. Long way siya pero bangingan yung daan. Pero okay din para ma-enjoy namin yung biyahe pa. Pauwi. Para din pagdating namin ng Tarlac, Pampanga, hindi na mainit. Mas mainit kasi dun eh kaysa dito. Init talaga sa Pampanga, sa Tarlac. Para sakto lang. Meron ding environmental fee. So, saan tayo? Dito? Diretso? Diretso. Diretso, diba? Ayan, tawid kami dito. Vlog ka? Oh. Ito yung daan pag pauwi kayo. Kung hindi kayo pupunta ng Tambobong, doon ang daan, mas malapit pag magpupunta kayo doon sa Kabungawan. Kabungawan na. Dito papuntang Dasol. Ito, ayan, medyo merong sirang kalsada. Pero shortcut kasi ito eh. Actually, malayo kasi yung daan ito pag doon sa kabila. Mas malapit dito, oo. Pero tingnan natin kung gawa na. Pero parang okay na. Road ba kayo? Hindi, off-road na to dati eh. Yeah. Oo. Hindi pa gawa to dati eh. Pabababa lang off-road na. Oo, dito. Pero tingnan natin, parang kayo na. Parang may mga off-road pa rin. Tingnan natin. Parang kaya naman ADV yan. Ayan na, off-road na. Shortcut to eh, no? Feeling ko shortcut talaga to. Kaya nga lang, hindi pa gawa. Kasi yung dadaanan natin mamaya, pag pauwi na, yun yung long way. Tapos puro banking na malayo. So matagal ang biyahe kasi puro bankingan, puro kurbada. Tapos parang bundok siya, maliit lang yung kalsada. Malayo siya. Pero puro semento. Ito, medyo may off-road. Perang ayos na, ano. Tingnan natin doon sa may palayan yun eh. Oh, may palayan. Lumusong kami doon eh. Parang may putek, tapos malalim. Magkakatabi lang kasi yung mga beaches na yan, shoreline. Kaya pwede nyong daanan kung gusto nyo mag-tour talaga ng Pangasinan. Yun nga lang, ito yung mga daan. I-expect nyo na ganito. Medyo merong
off-road, merong rough road. Lahat ng klase ng daanan niya. Huwag lang kayo pumunta ng Tagulan at ano, Maputik. Doon din pala sa resort, meron mga nag banana boat, no? Mm-mm. Oh. Boat ride. Boat ride, banana boat. Tapos pupadadalin sa ano, isla? Colibra. Colibra Island. Oh. Tapos, yung banana boat, tinanong namin kanina, 150 pesos per head. Tapos, kailangan 12 kayo? Pwede naman daw, pag dalawa lang. Ah, pag dalawa lang, 500 minimum. Okay na rin, mura na. Parang makapunta ka na ng isla. Ganda siguro hindi, dun, no? Bukod pa yung isla. Ah, bukod pa yun. Banana boat lang. Ah, banana boat lang yun. Pag isla, iba? Per head. Ah, pag isla, 300. Okay. So, baka 1.5. Okay. Pero malayo yun, eh. Okay, ito na yung dinaanan natin, ha? Ayun pala yan. So, okay ngayon kasi nga, hindi Tagulan. Parang nung dumawa kami last time dito, doon kami pinadaan ni Google Maps, eh, kasi mas malapit. Kanya lang, din eh. Ayan, no? Ito yun, no? Yung baha-baha dito. At Tagulan na Maputik, tapos baha. Tapos banda doon, yung ginagawang kalsada. Doon mayroon magbabayad tayo ng environmental fee. So dito, hindi tayo nakapagbayad at pakabilaan daan natin eh. So yung tinawidan natin, doon kayo magbabayad ng environmental fee pagka pupunta kayo doon sa Kabungawan. Kalsada na ulit, pero may mga upload pa yan. Si click dala namin noon eh. Pumunta kami dito sa Tambobong. Parang kailan lang din yun, no? Last year lang pala, 2020. Year, ay, 2023 na pala. So, tumisagong nga. No. Kasi magkakaiba ng date yung punta namin. Iba-ibang taon yata, no? Iba-ibang taon yung punta namin ngayon. Pinunta na namin lahat. Dadaan na namin lahat para isang pasada. Para maigala ko kayo. May idea kayo kung saan nyo gusto pumunta. Saan favorite? Doon. Kabungawan, no? Kasi ang dami activities sa Kabungawan eh. Favorite ko yung trekking eh. Sarap maglakad. May exercise ka kasi talaga. Maarawan ka. Tsaka may alon ng konti. Oh, tsaka kung malakas ang alon, pwede naman kayo maghanap ng spot na meron. May mga spot na ano eh. Na pwede kayo maligo. Kasi kahapon nga naligo kami, hindi ko lang na-videohan. Kahapon na yun. Ito kami naligo sa may kabila. Yung tinuturo ko kanina, makalagpas ng mga bato. Pero ngayon, dahil low tide sa umaga. Tsaka ano ngayon, February ngayon eh. Siguro mga January, February, maganda pumunta. Para hindi gaanong high tide, no? Ayan na, si Bento na. Oh. Ayun ay magandang road. Oo, oh, hanggang dito nagawa. Kasi dati, hindi pa din gawa to. Wala pa yung ano eh, bantay ng environmental fee. Malayo pa yun. Doon lang, oh, banda yun, doon pa. Doon lang yung gawa. Oh, ayan ito. Sementado na to lahat. So dito na kayo dumaan pag mag ano kayo. Punta kayo doon. Tambobong. Shortcut eh. Mas malapit dito talaga. Hindi ka na magbabanking-banking doon. Kaya yung daan na yun yung padiretso. Medyo ano doon, rough road. Medyo sira-sira yung kalsada. Pero kung nakapunta naman na kayo ng Pangasinan, alam nyo na yan. Yan na. Environmental fee. Ayan, environmental fee. Ano po? Magkano po? 30 per head. Ayan, parang banda rito yon. Parang dito, ano? Dito yung start ng kalsada nun. Medyo malaki na yung naidagdag nila. Ito na. Beachcation House. Ito yung pinuntahan namin dati na resort. Ayan. Beachcation House. Pero uwi na tayo. Hindi tayo pupunta dyan. Ganda rin dyan. Low tide nga lang yung tubig. May sarili sila pool, diba? Pag maraming ang alon. Oo. Parang, oo. Pero banda doon yung mas maraming resort. Doon pa. Tapos, yung mga kainan. Nandun kami kakain pala ni OBR. Wow-wee. Yan ah, shoreline. Ah, hindi siya low tide dito, oo. Ayaw nga, hindi low tide, no? Ganda rin dito. Mataas ang tubig, yan ha. White sand pa rin. Wow. Ganda. Walang alon. Maganda pa. Oh, walang alon nga dito, no? Maganda siya mga baby. Mas ano yung cove dito, no? Mas kalmado. Mas malalim yung uka ng cove.
Ayan yung mga resort to. Ayan ang resort dito. Ganda. Ito pwedeng mag day tour, no? Ayo, day tour kadalasan. Day tour dito kadalasan sa mga resort dito. Ganda dito pag weekend. Mm. Ay, weekdays. Oh, weekdays so lang tao eh. Pag weekends, tamin tao dito. Ang tao, no? So, maraming tao doon sa kabila, no? Sa kabungawan. Ay, oo. Ba't mas gusto na lang yung beach doon? Hmm, siguro dahil din sa depth pool. Yun ang tourist attraction, eh. Dito, ano ka lang? Hmm, magana ko. Ligo ka lang. Day tour. Ligo. Ayan, madami ng resort. Banda doon yung kinainan namin, yung beer. Yan, wala na. Ligo na tayo. Punta na namin yung kinainan namin. Banda rito. Umalik kami. Ito yung kinainan namin dati. Itong Tita San. Pero may kanina nakita kami dun eh. Parang wings. Pero okay din dito. Masarap. Ayan. Takoyaki, shawarma, burger. Pero dito na tayong kumain para maiba naman. May bago dito eh. Parang bago. Ito. Ayan o. Nantay kong open. Feel ko open naman to. Anong meron? Chicken wing. Ayan. Tingnan natin. Unlimited. 4 places. Wait na. Open pa. Terrace. Ganda naman. Terrace. Ano naman wings. Ay na, mura lang. Hello po. Ito yung food namin. Lunch. Buffalo wings. Spicy garlic, ano yun sa'yo? Sweet barbecue. Iced tea kasama na. Rice and drinks. Kain muna kami bago bumiyay pauwi. Gusto na kaming kumain. Sarap dun. Kain kayo dun sa terrace. No, parang terrace yung nakalagay eh. Tapos meron din daw siyang parang resto bar dun sa may kabila. Ang sarap ng chicken wings. Tsaka yung halo-halo. Oh, yung halo-halo. Sarap din. Hindi pala napakita. Nag-order din kami ng Buffalo wings, ha? Oh, yun nga, terrace nga. Terrace Buffalo wings dito sa Dasol, Pangasinan. Tambobong Beach, Dasol, Pangasinan. Tapos magkano yun? Halo-halo. So parang 150 lang yata yun. Tapos halo-halo 50 ganun. 400 lang bill natin. Mura, no? Masarami lang kasi. Tsaka masarap talaga. Asin, masarap. Oh, may fries, may drinks, iced tea. Solid. And ito na yung dadaan na namin pa uwi. Puro bangke nga nila to. Paglabas natin ito, yun na yung main highway. Dire-diretso na yun. Ang Pampanga. Parang bundok to eh, no? Itong Dasol, no? Dito. Yung daan dito. Ang bundok siya. The shoreline. Ganda, oh. Wow! Tapos kaya yung mga daan, ahon, baba, ahon, baba. Ahon lusong, ahon lusong. Mahaba tong kalsada rito, puro ganito yung daan. Pero ang ganda ng kalsada. Oh. So ito, dire-diretso na lang. Sige, pakita ko na sa inyo yung ano, pinaka exit nito, yung lalabas na tayo ng highway para may idea kayo. Pero ito, dire-diretso lang talaga ito na kalsada. Napaliko-liko, taas baba, ganun. Konting banking. Ganun, daan. May arrow. Ah, tapos kita nyo yung beach sa gilid. Ang ganda. Ito yung long way. Hindi na namin kanina, short way. No, shortcut, no? Kaya na bahala kung saan nyo gusto dumaan. Ganda ng view, oh. Solid ang biyahe namin ni OBR. Si ADB, nag-enjoy din to. Nakapag top speed, nakapag off-road, nakapag rough road, nakabanking. All in one, eh, no? Madiretso tayo, no?
Ano to? Nakapuntang beach na. Mababa. Marami daw view deck dito. Maraming view deck. Ah, mataas eh. Sulit na sulit ang gala ni ADV. At gala namin na. Labas namin ng highway ni OBR. 10 kilometers lang yan o. No? Siguro 15. Yan, highway na. Kaliwa kami, pauwi na ang Pampanga. Ayun, highway. Oh, ganda ng kalsada rito. Bagong asfalto. Lagi pa natin gas, oh. 5 bar pa. Andra-draja na kami nito. Alaminos, tapos Sual, Arlac. Yan, madadaan na namin. Ito nga, tabusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo kung umabot kayo dito sa part na to. Ano, nag-idea din kayo ng mga pwede nyo puntahan ng mga beaches dito sa Pangasinan. Dito na kami sa Clark. Aras na, 4:49. Mag-alas 5. Ang dami namin tigil eh. Tigil kami ng tigil ni OBR at ano. Pahinga ng pahinga. Isa nangangala yung quit ko eh. Oo, patigil kami. Ang bilisan ng biyahe namin ah. Saglitan lang ah. Pangasinan to Pampanga. Yun. Ayun na, nagpagas kami. 300 no, B? Tapos 3 bar pa lang nabawas. Dun sa pinagas namin. Nag full bar to eh. Tipid ang gas. 42.6 kpl yung nakalagay sa ano, dashboard ng ano niya, fuel consumption niya. Pwede na, ang kasi ko pa si OBR. Tipid, no?